meron tayong iba't ibang klaseng mushrooms dito, dried mushrooms. So, i-hydrate lang natin 'to. If you're not here by my side. So, ibababad lang natin 'tong mga mushrooms hanggang sa lumambot siya. Siguro pwede na 'yung mga 15 years. So, malambot na 'yan. So, kailangan natin ng chopper dahil magpipino tayo ng wangba. Kailangan natin ng maraming wangba. Maglalagay tayo ng bag 2. Yes, ganyan yung ina-achieve natin. Papunta na siya sa garlic juice. Morning, to touch you and me. So much if you're not here. Meron tayong bacon dito. Siyempre, pag carbonara, may bacon. Ang purpose nito is gusto nating i-infuse yung tubig o yung liquid na to doon sa pinaka-garlic. Dahil isa yun sa magbibigay din lalo ng lasa doon sa pasta natin o sa carbonara natin. Unahin natin to. Normally sila, ginagawa nila, nire-render nila yung bacon. So, inuuna nila yung bacon, wala silang ibang nilalagay hanggang sa lumabas yung totoong mantika, no, nung bacon. So, niluluto ko yung bacon sa butter. Actually, pwede mo nang kainin yan, yun. Yan, yun. Oo, nandun yung texture, pero wala na siyang lasa. Sa totoo lang. So, ako, mas prefer ko na ganito pa rin yung, ano, yung bacon. Hindi nawawala yung fat. Hindi mo siya i-render kasi mas juicy, tapos mas malasa, diba? So, drinin ko na. Puta, bubulol ako. So, drinin ko na yung mushrooms. So, mas gusto ko na gumagamit ako ng ganitong klaseng mushrooms or yung fresh na shiitake kasi mas sarap siya, mas malasa compare sa yung canned mushrooms. So, hindi ko bet yun. Ngayon, pwede na natin ilagay yung garlic water. Lutuin natin yung bawang pero hindi natin siya lalagyan ng tusta o hindi natin siya hahayaang igisa. So, kumbaga, paghahalu-haluin natin yung bawang, yung lasa ng bawang, very strong. Kakapit siya mismo dun sa sauce. Maglalagay din tayo ng chocolate. Hindi, charot. 4 cubes yan. Maglalagay tayo ng isang pirasong 4 cubes. Cream. Pinatay ko yung apoy para maiwasan nating mag-coagulate or mamuo yung cream at umibabaw yung oil. So habang nakapatay siya, tsaka natin siya titimplahan ng pepper, oregano, nor seasoning. So dito kutub-kutub na lang kayo, no? Depende sa dami na gusto nyo. At syempre, gagamit tayo ng Eden Melt Sarap. So ngayon na nandito na lahat ng mga ingredients natin. So banding-banding na sila dyan. So ngayon, bubuksan na natin ulit yung apoy. Tsaka natin siya hahaluin ngayon. So yung cheese na nilagay natin, yun din ang tutulong sa sauce natin para maging malapot. So wala tayong nilagay na salt o kahit ano. So enough na yung cheese, yung pork cubes, tapos yung nor seasoning para magkaroon ng lasa yung pinaka-sauce natin for carbonara. Hayaan lang natin siya mag-simmer ng sandali tapos patay na natin ulit.